Ay, hello, good evening sa lahat. Gandang gabi. Gawa tayo ngayon ng golf clubs. Okay? Para alaman nyo, gamit may icing sugar tayo. Fondant. Tapos, may konti tayong corn flour para hindi mag- stick yung ano natin sa kamay natin kasi mainit eh. Warm yung mga kamay natin. Kasi magme-melt yung fondant. So, ito, ipakita ko sa inyo. Itimbangin natin to. So, ayan, andito. Ayan, yung timbangan natin. Naka-zero yan. Ay, saglit. Yep. Ayan. So, 19. Gawin natin ng 20. Ito pa rin. Ayan. Alright, pakita pa lang. Yan yung gawin natin. Golf club. Yes. So, inid ng natin, inid konting corn flour sa kamay. Need a need. Ito tayo ng parang bola. Ay, shoot. Saan na yun? Sorry. Tapos, unti-unti natin i-roll. Pahaba. Yan. Medyo mahaba na siya. Ito yung stick natin na. Yung hawakan. Kailangan ko kasi ng dalawa. Kaya, hahatiin ko to. Mas madali. So, kailangan natin itong patuyuin ng gusto. So, yung mga nagbabalak na magka doon ng golf clubs topper para sa mga cake ninyo, gawin nyo in advance. So, yung kung may mag-o-order, bigyan, hingi talaga kayo ng time para ma-ano siya. Ayan. Tapos, iset aside natin to para tumigas muna. Yan yung unang gawin ninyo sa isang araw. Tapos, gawa tayo nung yung parang plate niya. Need lang. Liit lang to. Ano siya? Nasa 5 lang. 5 grams. Yes, exactly 5. Okay? Kita niya siguro. So, ininit natin. Need lang ng need. Tapos, ipipress natin konti. Konting press. Nakikita niyo may mga crack. Normal yan siya. Sa fondant. Nakakrack talaga yan. Pag mix. Nag-dry din siya. Konting press dito.
para ilagay natin yung stick. Tara, may gold clubs tayo. Yan. So, ngayon, kailangan natin patigasin din to. Okay. So, iset natin yan. Tagal-tagal din yan iset while waiting. So, ganyan. Hindi madali. Lalo na fondant. Kaya kung may mga order kayo, advice nyo talaga na bigyan kayo ng 2 weeks or more. So, ayan. Okay. Tuyo na yung mga gagamitin natin. Yung stick. Tsaka yung plate. Ewan. Correct me if I'm wrong. Kung ano yung proper term nito. Basta, yung dalawang to is gold clubs. So, gamit tayo ng konting water para mag-stick itong dalawang item natin. Ayan nila yung crack kasi normal yan. So, sabi na nga, practice makes you perfect. So, magpa-practice tayo ng magpa-practice ng magpa-practice. Okay? Lagyan natin ng konting tubig. Ang dulod niya. Tapos, kailangan tuyo siya, ha? Bago ninyo i-dikit. At konting diin. Diin niyo doon. Para mag-hold. Sorry, hindi yata nakikita. Para mag-hold siya ng maayos. Parang gumagawa tayo ng... Ewan, ano ba yun sa Tagalog? Yung hammer. Atsa? Atsa ba din yun? Kasi sa Bisaya, atsa man din eh. Ayan. Kita niya guys? Oh, ayan. Sabi eh. Yan yung sabi ko na mahuhulog. Kaya, kailangan natin siyang idikit at i-set talaga. Kasi, lalambot siya pag may tubig. So, iset mo to ng tagal-tagal kasi matigas na yung dalawang pares. Ang kaso, pag idikit silang dalawa, kailangan ulit ng number of hours. So, itabi natin yan. Ayan. Okay. Tapos, idikit din natin yung isa. Kailangan na tubig. Tubig ang pandikit nila. Ayan. Pantrigalo ko to sa amo ko. Magbe-birthday siya ng 80 years old. Player siya ng golf noon. Naging officers din ng kapanahon ng kabataan niya. So, ito yung naisipan kong regalo sa kanya. Na model ng cake na gagawin ko para sa kanya. See? Alright. Okay? So, yan lang. The next time, sa mga hindi pa nakakalunod ng videos ko. Sigurado ako, sa mga first time, sigurado ako may matutunan kayo, lalo na mahilig kayo magluto at mahilig kayo sa kusina. So, yan. Ito lang muna. Salamat for watching. Don't forget to subscribe and share it. Okay? Ingat po tayo lagi. At huwag kalimutan na mag-pray tayo. Always, abangan nyo ang susunod nito. Kukulayan natin para magmukha na talaga siyang gold clubs. Bye-bye!